Welcome back sa Panahon TV. Para sa kumpletong weather update, alamin muna natin ang epekto ng low pressure area sa lagay ng panahon at agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngayon ay nasa vicinity ng San Manuel Isabela yung low pressure area na ating binabantayan, kaya naman nagdadala ito ng maulang panahon sa Baguio City, Olongapo, Metro Manila, Tagaytay hanggang dito sa Legazpi at pati na rin sa Puerto Princesa City. Kaya wag na wag kakalimutan ang pananggas sa ulan. Asahan din ang mababang temperatura dahil ito ay nasa pagitan ng 16 hanggang sa 31 degrees Celsius. Ngunit dahil malayo na epekto ng low pressure area, asahan na dito ang good weather conditions sa Tugigaraw, pati na rin dito sa Lawag. Isunod naman natin sa bahagi ng Visayas. Sa Tacloban, Iloilo, Bacolod at Metro Cebu, good news dahil pangkalahatang maaliwala sa panahon na umiiral. Ngunit pagdating sa hapon o sa gabi, malaki yung tsansa ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. Ang agwat ng temperatura, ito ay nasa pagitan ng 25 hanggang sa 32 degrees Celsius. And lastly naman dito sa bahagi ng Mindanao, good weather conditions sa Cagayan de Oro pati na rin dito sa Metro Davao hanggang sa Zamboanga City. Medyo mainit at maalinsang ang panahon din ang asahan dito sa Zamboanga. Napakataas kasi ng temperatura at ito'y pumapalo sa 34 degrees Celsius. Kaya naman dito, alam nyo ba na ang Pilipinas, nakakalungkot mang isipin, ngunit alam nyo bang binansagan tayo bilang third worst plastic polluter of ocean? Kada taon, ang ating bansa ay nagdadagdag ng 1.88 million tons ng mismanaged plastic waste. At kaugnay nga nito, isinagawa ng grupong Greenpeace ang cleanup campaign itong nakaraang buwan. Ang detalye nito, alamin natin sa ulat ni Cathy San Gabriel. Araw-araw, tone-toneladang basura ang itinatambak sa iba't ibang dump site sa buong bansa. Karamihan dito ay basurang gawa sa plastic. Lubhang nakasasama sa kapaligiran ang mga basurang plastic. Nagbabara ito sa mga daluyan ng tubig na nagdudulot ng pabbaha at may mga kemikal na nakalalason sa mga lamang dagat at ibon. Ayon sa Eco-Waste Coalition, isang samahang binubuo ng iba't ibang sektor na naghahanap ng solusyon sa mga isyu ng basura at climate change, noong 2016, 79% ng basura sa Metro Manila ay gawa sa plastic. 17% rito ay mga supot o plastic bag. Pero bakit ganito pa rin ang problema na yung halos lahat ng lungsod sa NCR ay meron ng ipinasang ordinansang nagbabawal sa mga establishmento na gumamit ng plastic bag? The only problem na nakikita natin ay doon sa implementation ay yung una, yung education, no? Paano na-educate yung mga consumers na huwag gumamit ng single-use plastic and instead go sa reusable. Next ay, kung meron kang klase ng implementation, gaano siya namo-monitor? Isang solusyon sa salot na plastic ay ang paggamit ng eco bag. Pero hindi pala lahat ng tinatawag na eco bags ay eco-friendly. Yung mga ganitong klase ng eco bag ay gawa pa rin sa plastic. So ibig sabihin, nakita natin, no, naramdaman natin na malaki yung pagkabawa sa bilang ng mga gumagamit ng plastic bag. Kaya lang nagkaroon tayo ng problema sa pagkakaroon ng iba't ibang klase ng basura nito. Sa tindahang ito, hinihikayat ang paggamit ng mga eco-friendly materials, lalo na ang paggamit ng reusable bags. Hindi mo na po kailangang bumili ng plastic bags pag meron ka na pong reusable bags. And then to reduce pollution also. Maging ang mga tindera sa palengke, pabor sa pagdadala ng mga mamimili ng sarili nilang bayong o eco bag. Para hindi kalat-kalat yung pinamili natin. Kung may eco bag nga naman, lagay ka lang ng lagay ng pinamili mo kahit wala ng plastic bag.
Si Aling Violeta, nakagawian ng magdala ng sarili niyang reusable bag tuwing mamimili. Gandang dalhin. Bawal ang plastic. Mara isang bitbita na lang. Isang ganyan lang. Hindi na marami bitbit. Ayon sa Eco-Waste Coalition, bukod sa pagdadala ng sariling bayong o reusable bag, ay may iba pang mga paraan para mabawasan ang plastic waste. Ito ay ang 3Rs o ang reduce, reuse, at recycle. Halimbawa ay ang paghihiwalay ng mga nabubulok sa di nabubulok na basura. O di kaya'y paggawa ng mga basahan mula sa mga retasong tela. Walang kaduda-duda na hindi maganda sa kalikasan ang basurang plastik. Mainam ang mga ginawang ordinansa para mabawasan ito. Pero huwag na tayong makipagplastikan. Alam nating ang totoong bisa ng batas wala sa salita, kundi sa gawa. Para saan pa ang batas kung hindi naman ito striktong ipatutupad? Ang nakikitang solusyon ng environmental groups ay ang pagpapaigting ng pagpapatupad ng kasalukuyang batas patungkol sa waste management at segregation at ang pagpapasa ng bagong batas na magbabawal sa paggamit ng supot sa buong bansa. Ako si Cathy San Gabriel para sa Panahon TV.